Show us, Lord, your love and grant us your salvation. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work. And others and orders the gatekeeper to be on watch. Watch, therefore, you do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight or at the cockcrow or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Happy Sunday po sa inyong lahat. A blessed Sunday to all. Could you greet the person beside you? A blessed Sunday. We bless each one with our presence as we start the new liturgical calendar. If you will notice, suddenly the color of our church changes. Nagbago na. Napansin niyo po ba? May napansin po ba kayong pagbabago sa altar? Sa paligid, naging violet na. And we are now entering to a new liturgical calendar. Kumbaga, sa kalendaryo natin, ito yung January 1, bagong taon, new year. Sa kalendaryo ng simbahan, new liturgical season. But allow me to start our reflection first with a story. And for this Sunday, my story is about a boy who is very passionate about painting. Mahilig po ba kayo sa painting? Konti lang yung nakaka-appreciate sa atin ng painting, no? Iba kasi ang lengguwahe ng painting. At itong batang ito, mahilig mag-paint. And he used to make beautiful landscape as his subject. Iba-iba kasi yan, May iba abstract, may iba portrait, no? Yung tao ang pinipaint. Yung iba naman, landscape. At itong batang ito, ang hilig niyang mag-paint ng mga landscape, ng mga lugar, ng mga sceneries. And so one day, he made a painting which he exerted much effort. Ginalingan niya. Binuhos niya lahat ng kanyang imagination just to create this beautiful landscape. And he realized that it was his best painting. Sa dami ng kanyang pininta, dahil binuhusan niya ng effort itong ginawa niya, ito ang naging pinakamaganda sa lahat. And so, he decided to put it on display so that everyone will see it.
He brought it in his school and he displayed it so that his classmates, all the students, could see his painting. Confident with the beauty of his painting, he placed a note beside the painting saying, "If you find any mistakes, please encircle it with a black paint." Dahil pakiramdam niya, napakaganda ng kanyang painting. Oh, naglagay siya ng karatula. "Kapag may nakita kayong mali sa aking painting, bilugan niyo." The next day, when the boy checked on his painting, he was surprised to see lots of black circles, which made him very sad. Imagine, ginalingan mo eh. Oh, yun yung best painting mo. Akala mo wala nang mali. But for you to realize, still, people saw mistakes from what you did. In his class, the teacher noticed how disappointed the boy was. So the teacher called him and asked him what happened. The boy told the teacher what had happened to his painting. And the teacher told him to make another painting. The teacher instructed the boy to do the same effort as he did in his first painting. Then he told the boy to go back to him when he is done. 2 days after, the boy went back to the teacher carrying his best painting. This time, ginalingan pa niya. Mas nag-effort pa siya. Pinagpuyata niya for 2 days just to make another beautiful painting. Then, the teacher told the boy to display his painting again on the same spot, same place. Then the teacher handed him a note which he will place beside the painting. And the note says, "Please correct the mistake in the painting if you find any." Itama mo yung makita mong mali sa painting kung may makita ka. The next day, the boy got surprised for he found no corrections. He asked the teacher, "How did it happen?" The teacher explained, "People find it very easy to find mistakes in work done by others. But when it comes to correcting the mistake, no one is ready." Ang tao, madali maghanap ng mali ng iba. Pero kapag itatama ito, hindi sila handa. My dear brothers and sisters, this is the lesson that we could learn from our readings and celebration for today. As I have said a while ago, we are now in the new liturgical calendar, bagong taon ng liturhiya. Kaya pwede nating sabihin, Happy New Year. Oh, batiin mo yung katabi mo, Happy New Year. Sa simbahan yan, ha? O baka magulat yung tagalabas, no? Happy New Year, kasi bagong kalendaryo. And as we enter the liturgical calendar, we celebrate the season of Advent. Advent, which means coming. Sabihin nyo nga po, coming. Obviously, we know who is coming. Am I right? Do you know who is coming? Who is coming? Yes, Jesus, as we celebrate Christmas. But as the coming of Jesus
draws near, we are also being invited by our gospel to be ready. Could you say ready? As Jesus said to his disciples, be watchful, be alert. You do not know when the time will come. You do not know when the time will come. Of course, in our case, we're getting ready for Christmas. We know when the Christmas is, di ba? Alam natin eh. But look at the statement of Jesus. You do not know when the time will come. It means there is something deeper that we are being asked to get ready. Mas malalim na paghahanda ang sinasabi sa atin, hindi lang ang parating na Kapaskuhan, kundi ang pagdating mismo ni Jesus sa ating buhay. And that is not something we know. Alam natin ang pagdating ng Kapaskuhan, pero hindi natin alam kung kailan dadating si Jesus sa ating buhay. And so, we must be ready. Alam niyo po, last week, nagsimula na sa bahay namin mag-decorate ng Pamaskong decorations, no? At bago kami naglagay ng dekorasyon, nilinis muna namin yung bahay. O, meron na po ba ditong nag-decorate ng kanilang bahay? Nilinis niyo po ba bago nag-decorate? Ayun lang. O, minsan, no? Ganun eh. No? Pero kami nilinis muna namin bago nilagay ang Christmas tree, nilinis muna. No? Kasi na-realize namin nung inalis yung cabinet, ang daming alikabok. O, tapos na yung Halloween, meron pa kaming mga sapot. O, kaya nilinis muna bago nag-decorate. Winalisan ang alikabok, pinunasan ang dumi bago naglagay ng mga palamuti. Parang ganito po yung sinasabing paghahanda na dapat nating gawin. Linisin ang ating mga sarili bago dumating ang inaantay na Kapaskuhan. Linisin ang ating mga sarili bago dumating ang Kapaskuhan. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, narinig natin yung hinaing ni Propeta Isaiah sa Panginoon. I'll use the Tagalog translation. Sabi niya, bakit ba Panginoon, kami tinulutan mong maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaang maging matigas. Maligaw ng landas at pusong matigas. Totoo naman, nangyayari ito sa atin. May ilan naliligaw ng landas, bunga ng pagkakamali at pagkakasala. May iba, tumigas na ang puso dahil sa galit at pride. At ang iba pa, dahil sa maling nagagawa. In the past years, kung sinasabi nating bagong taon ito, we know that we have done wrong in the past. We have done mistakes. We have committed sins. Sino bang hindi? All of us, in one way or another, have committed mistakes and sins. At ito yung dapat nating nililinis. Ang mga kasalanan at pagkakamaling nagdulot ng ating pagkaligaw. Ganon din ang dapat nating baguhin, lalo na ang ating pusong naging matigas. Ito po ang klase ng paghahanda na sinasabi sa atin na dapat nating gawin. Bago sumapit ang Pasko, maayos natin ang anumang mali. Mali sa pamilya, sa katrabaho, kaibigan, karelasyon,
at linisin natin ang ating mga sarili sa pagkakasala. Magaling tayong maglagay lang ng palamuti. But that is not what Christmas is all about. Huwag mong takpan ng palamuti ang mga dumi. Linisin. Sana, huwag nating hayaang dumating ang Pasko na hindi malinis ang ating sarili at puso. Dahil ang malungkot na kwento, pilit ang iyong saya dahil masasama ang iyong daladala. Don't allow to celebrate Christmas without cleaning ourselves, correcting the wrongs that we have done in the past, without confessing our sins. This is what Christmas is all about, to celebrate the coming of Jesus into our lives. And we cannot celebrate the coming of Jesus with dirty selves. My dear brothers and sisters, the invitation is to clean ourselves before the Christmas comes. Amen.